Hi guys, welcome back. So ang tagal nating hindi nakapag-vlog, no? At ito ang ating bagong re-reviewin ngayong 2023. So titingnan natin kung kaya pa ba ng Redmi Note 7 makipagsabayan ngayong 2023, no? 2023 ba? 2024. 2023. Ayan. So meron siyang 6.3 inch of screen and 1080p by 2340 pixel. So 1080p na siya, mga kaibigan. So kaya niya sa YouTube ang 2160 pixel ba 'yun? No? So sobrang taas, no? Sobrang linaw. At meron siyang 3 to 6 GB RAM variant. So by the way, itong variant na to ay na-afford ko lang yung 4 GB variant with 4,000 mAh battery. So hindi pa rin masama ngayong 2023 kahit nagkakaroon na tayo ng 5,000 mAh battery, 6,000, which is di ko naman kailangan ng sobrang laking battery, ano, kasi lagi lang ako nasa bahay. Ngayon, may iba-iba siyang kulay, black, blue, di ko lang, pink ang tao dito, parang red pa nga yung ano, nasa pinakaunahan, no? At dito makikita natin na ang kanyang network is up to LTE lang. Opo, hindi pa siya 5G. Pero alam natin na ang LTE is di naman naiiwanan ng 5G, no? Dahil magkasunod lang yan, 4G and 5G. At na-release ito noong February 28, 2019, no? Malapit ng pandemic yan. Ha? Siguro China meron na. So, dito meron siyang glass front, Gorilla Glass 5. So actually, yung likod niya is replaced na yung glass sa likod, no? Replace na yung back glass niya. Pero yung LCD niya sa unahan ay hindi pa, no? Yun yung good news. Yun naman yung mahalaga sa akin. Wala naman akong pake kung replace na yung likod. So dito, makikita natin, patayin ko lang yung ano niya, lock orientation niya. So makikita natin dito na Xiaomi Mi 12 na. And wala akong pinipindot, ha. Sorry. Yun. Ayan, IPS LCD display pero 1080p. Yun ang kinaganda niya. At yun nga, makikita natin, ito yung 4GB 128 variant, no? At ang main camera niya may 48 megapixel, 1.8 wide, di ba? Meron na siyang wide angle at 5 megapixel depth sensor. So dalawa lang camera niya, pero kahit papaano malinaw pa rin, no? Dual LED flash at dual LED flash na inatakpan. 1080p up to 60. Sabi dito hanggang 120fps. Yung kanyang video. So hindi ko lang alam because sa akin kasi hanggang 60 lang. Ngayon, meron siyang wifi. So lahat naman ng Android ngayon meron ng ganyan, no? Fingerprint nasa likod. At titingnan natin yung kanyang performance, no? Kasi sabi dito ang AnTuTu benchmark niya ay 139,075. So dito meron siyang blue, black, twilight gold at white. Wala pala siyang red, no? Sorry na. So ang kanyang processor, lalampasan yata natin. Saan na 'yon? Ayan, ito. Qualcomm Snapdragon 660 and 14 nanometer with octa-core na po siya, no? Octa-core. So testing naman natin, totoo ba na okay pa itong phone na to. So hindi ako magte-testing ng mga Call of Duty or ano dito, no? Pakikita ko lang sa inyo yung gaming niya, no? Kasi kahit na kayo, ano, pa hindi sila maduling. So naglalaro kasi ako ng Need for Speed. Naalala ko dati, nung tinry ko sa cellphone ko, Realme C3, hindi kasi ako ganun kagaling sa mga chipset, no? Nung tinry ko dati sa Realme C3 yung ano ba tawag dito? Yung Need for Speed Most Wanted is talagang nag-break talaga siya, no? Yung Realme C3, yung mga puno nasa kalsada, yung mga signboard nasa mukha mo na. So ganun nasira yung Realme C3, no, pagdating sa processor niya na sinasabi nilang gaming phone. So maiwan na tayo. No, kakakwento kasi ang daldal ko kasi. Yan. So yun, nakikita niyo ang smooth pa rin niya, no? O, di ba? Hindi naman sobrang smooth, no? I mean, may mga mas smooth pa dito, di ba? Mga 800, Snapdragon 800 Plus, di ba? Yung mga, kung tawagin nila, ay gaming processor na flagship. Ayan, flagship processor pala, no? So, ito kasi nilalaro ko nung bata ako sa computer, no? Hindi ko siya nalalaro sa cellphone dati. Hindi naman kasi usong dati ito sa cellphone. Hindi na rin man kaya.
At ngayon, nakikita nyo, talagang kayang-kaya niya. Sisiw na sisiw lang sa kanya. Oh, wow. Need for Speed Most Wanted, di ba? Sobrang liwanag, no? Teka, babaan ko yung ano. Para medyo kita nyo sa camera yung ano niya. Oh, di ba? Ganda, oh. Oh. Labas pala yung nitro ko dun. So, yun ang Need for Speed Most Wanted na nasa phone ngayon. Okay. So, kita nyo ha, sobrang smooth pa niya sa Need for Speed Most Wanted. Paano pa sa mga online gaming ngayon? Diba? Although, hindi na nga ako naglalaro ng mga online gaming ngayon. Madalas na sa akin. Kung gusto yung makita yung mga laro ko, ayan, Asphalt 8. Pwede yung online, magkakasama kayo sa local wifi. Tapos, meron tayo ditong PPSP, PPSSPP. Ayan. Makikita nyo kung gaano kasmooth tong laro na to, tong foam pala na to sa basketball, no? NBA, hindi naman siya, no? Pero hindi naman kasi PSP to. So, kung maging smooth dito, diba? Ito naman siya. So, madalas kasi ngayon ang nilalaro yung sa phone, yung mga talagang designated na. Mas gusto ko kasi to kasi offline, kahit nasan ako, offline ko siyang malalaro. Diba? Napawil pa ako. Pero kita nyo yung smooth nyo, diba? Sobrang smooth nya, diba? Hindi wala kayong makikita halos na lag. Aliba na lang kung lobat, lahat naman ng phone, pag lobat na, naglalag na. Aliba? Hindi ko masyadong makita. Ayan. So, kita nyo. Ooh. O, diba? Pasok. Save ko yan, syempre. Sayang eh, score din yan. So, yun. Yun yung mga gaming na... Yung gaming niya. No? Yun yung kaya niya ngayon na game. So, paano naman yung camera niya? Sige, tingnan nga natin kung mahabol pa yung camera niya. So, makikita nyo dito. Teka lang, sasarado ko lang lahat. No? Bukas kasi lahat eh. Yan, para hindi tayo mag-lag. So, makikita nyo dito. Kahit 4GB RAM lang siya. O, di ba? Malinaw pa rin. No? Pagtida, gabi pa yan. At ang maganda rito, mga koys, meron siyang night mode. No? Ang night mode niya is perfect na rin. Diba? Kung titingnan mo. Hindi naman ganun ka-perfect, no? Pero perfect na sa mga, ano, sa mga taong katulad ko nagtitipid. So, ewan ko kung dapat siyang galawin, no? Hindi naman ako ganun kagaling sa mga, ano. Pero, ayan, makikita niya naman, okay na okay pa rin siya, no? Ayan. So, yun. May video rin siya. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi ako sigurado kung anong variant yung 120fps. Kasi dito, meron lang siyang 30 up to 60fps 1080p. No? Which is, ayan ang itsura niya. Diba? Ayan. Okay naman. Diba? 60fps talaga siya. So, yun ang maganda. Hindi siya scam. At yun, yun ang ating review sa cellphone na ito, sa Redmi Note 7, no? Kung makikita nyo, pakikita ko sa inyo yung pinaka-settings niya para hindi kayo magulantang. Mamaya sabihin nyo, ba't yung ibang ano? Kasi may Redmi Note 7 Pro kasi, no? Which is nadaya nga ako nung una kasi akala ko Redmi Note 7 Pro to. Pero okay lang, ano? Kasi magkaparehas talaga kasi sila. So, Redmi Note 7 lang to. 128GB variant with 4GB of RAM. So, 2.20GHz siya. Pero as we all know, ang Snapdragon talaga, kahit pa paano, ang 660 ay medyo gaming processor na rin. No? Medyo lang ha, huwag tayo masyadong mag-expect. No? Baka mamaya yung iba dyan, naglalari yun ng mga heavy games. No? Mag-expect tayo naka-ultra lahat. Hindi naman po ganun. No? Pero yun, salamat sa panonood nyo. Ito ay konting kalaman lang na baka sakaling may mga naghahanap ng camera phone or hindi naman camera phone, no? Medyo gaming phone, makapaglaro ka ng NBA, soccer, football gaming, chess syempre, sobrang sisiw na dito, at yung basketball. So yun lang. Ha? So, ang picture. meron tayo papakita. Alin yung linaw niya? Okay. Sige. Share natin yung mga picture ko dito. Tingnan natin, ha? Pinakita ko yung picture kanina. Pero pagka sa araw, no? Saan ba yung gallery? Calendar to, eh. Teka. Gallery. Nabulag na ako. Gallery. Ayun.
So, makikita nyo, ang front-facing camera niya is ganito kalinaw, no? Sobrang liwanag lang talaga. Yan, di ba? Yan ang front-facing camera niya. Ang gwapo ko, di ba? Lalo na yung nasa likod ko. Anak ko yan, eh. Diba? Sigap? O, di ba? Sigap to. Yan ang ano. O, ito, pagka, ano, pagka kamali ka ng, ano, filter. So, yan yung may filter, no? So, di ko alam kung ano pa bang maganda ipakita rito. So, pwede ito. Yan, yan na natin. Relax screen ko pala siya ng lock orientation. So, pagka yung ganito, yung back cam niya, sa gabi, ito siya, no? Hindi na rin masama, di ba? Kasi, kahit pa paano, detalyado naman kahit pa paano yung picture niya, no? Nagpa-plancha kami, no? So, yun lang. Maganda naman siya, kahit na dual camera. Actually, iPhone nga, eh, kahit iPhone XR, di ba? Although, ibang level na kasi ang iPhone. Kaya kahit isang camera lang, kayang-kaya niyang palinawin lahat, no? Pero, sa panahon natin ngayon, maganda talaga ang cellphone na ito kahit papano. No, kahit papano, mark my word, no. Kahit papano, okay pa rin siya, maganda, solid pa rin, no. Talagang makikita mo naman yung loading niya, 'di ba? Sisiw na sisiw lang sa kanya yung mga apps na ito na mamabigat. Hindi naman ganoon kabigat, no. At yun lang ang para sa akin. Kung meron kayong mga katanungan about sa Redmi Note 7 Pro na ito, maaaring mag-comment kayo para malaman ko kung ano yung gusto nyong makita sa cellphone na ito o gusto nyo pang makita bukod dito, no? So, yun lang. Ayan yung mga hilig ko, no? Need for speed, basketball, di ba? So, kita nyo naman, di ba? Napaka-smooth pa rin niya sa kabilang banda. At napaka-husay. So, yun lang. May mga katanungan kayo, no? Tanong lang kayo, no? Sa comment section. So, pakita ko lang sa inyo pala YouTube. Last one. The last one na. So, patayin natin yan kasi baka maka-pirate tayo lalo tayong hindi magkaroon ng ano dito. Pakinabang sa videong to. So, yan po siya. Hindi ko lang alam kung kita talaga mismo nung camera natin na gamit yung pinakaano niya. Pero pakikita ko lang sa inyo hanggang 140 pixel tong video na to. Pero, parang mas maganda ipakita yung ano yun, no? Yung 4K videos. Teka. Last one na. 4K videos. Yan. So, titingin tayo ng 4K video dito. Ayoko ng underwater eh. Nature. Ito. Wow, 12K sabi. So, yan. Tingnan natin dito yung kakayahan ng cellphone na to. Yun, hanggang 2160 pixel, no? Hintayin natin siyang makarecover. Nag-140 na siya, no? Kita nyo? Ang ganda, di ba? Kahit pa paano. Yan. Nakita nyo yung agila, oh. Oh. Diba? Ganun siya kaganda mga kuys, lalo na sa totoong buhay. Sa personal, no? Napakaganda. LCD display lang siya, oo. Pero dahil 1080p ang kanyang LCD, is hybrid na rin yung mga videos na ipapakita niya, no? So pag nanonood ka ng movie na mga 4K movies, diba? Okay na rin. Mapapagtsaga mo na rin. In fact, meron nga siyang 4K na milliampere battery, so masaya na rin ang panonood mo rito at matagal-tagal na rin. Okay? So, yun lang ang sa amin. At gusto ko lang ma-share sa inyo. Baka may mga naghahanap kasi dyan ng mura-mura ng cellphone. Alam nyo, mura na nga ito ngayon eh. Hindi na siya ganun kamahal. No? Nasa 4,000 pesos na lang itong cellphone na ito ngayon. Kung mas iniisip nyo mas okay yung mga bagong gadget phone na lumalabas na quad-core lang, mag-isip ulit kayo. No? Kasi baka magsisi kayo kapag yung quad-core lang yung binili niyo. Okay, yun lang mga kuis. Salamat and peace talk. Thank you.